Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, anumang nasa kasulatan noon, pag-una ay nasulat sa ikatututo namin sapagkat umalakas ang ating loob at nagkakaroon ng pag-asa kapag binabasa natin ang mga aral na matatagpuan dito. Loobin naman ng Diyos na nagpapatatag at nagpapalakas ang loob na mamuhay kayong may pagkakaisa kay Kristo Jesus. Sa gayon, sama-sama kayong magpuri sa Diyos at Ama ng aming Panginoong Jesus Kristo. Kung paano kayo'y malugod na tinanggap ni Kristo, ngayon din ang gawin ninyo sa isa't isa upang maparangalan ninyo ang Diyos. Sinasabi ko sa inyo, si Kristo ay naging lingkod ng mga Hudyo upang ipakilala na tapat ng Diyos at tinutupad ang mga pangako niya sa mga patriarka. At ang mga Hentil naman, pagpuri sa Diyos dahil sa kanyang habag. Ayon sa sinasabi ng kasulatan, kaya't papupurihin kita sa harapan ng mga Hentil at aawitan ko ang iyong pangalan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tinabing balahibo ng kamelyo ang damit ni Juan, at balat ang kanyang pamikis. Ang kanya namay pagkain, balang at pulog pukyutan. At pumunta sa kanya ang mga taga-Jerusalem, taga-Hudea, at mga naninirahan sa magkabilang panig ng Orda. Ipinahayag nila ang kanilang mga kasalanan, at sila'y bininagay ni Juan sa ilog Orda. Ngunit nang makita niyang marami sa mga Pariseo at mga Saduceo ang lumalabi upang pabinyag, sinabi niya sa kanila, "Kayong lahi ng mga hulubong, sino ang nagbabala sa inyo upang lumakas sa parusang darating? Ipakilala ninyo sa pamamagitan ng inyong pamumuhay na kayo'y nagsisisi. At huwag ninyong ipangahas na kayo'y anak ni Abraham. Sinasabi ko sa inyo, ang Diyos ay makalilikha ng mga tunay na anak ni Abraham mula sa mga batong ito. Ngayon pa'y nakambala ang palahol sa ugat ng punong kahoy. Ang bawat punong kahoy na hindi mabuti ang bunga ay puputulin at ihahagis sa apoy. Binibinyagan po kayo sa tubig bilang tanda ng pagsisisi ninyo at pagtalikod sa inyong mga kasalanan. Ngunit ang dumarating na kasunod ko, ang magbibinyag sa inyo sa Espiritu Santo at sa apoy. Siya'y makapangyarihan kaysa akin. Hindi ako karapat-dapat kahit nagadala ng kanyang panyabang.
Huwag niya hawak niya ang kanyang kalengkay upang alisin ang dayami. Titipunin niya sa kamali ng trigo, ngunit ang ipay susunugin sa apoy na di mamamatay kailanman. Mga minamahal mong kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo po na. Muli po mga kapatid, isang maganda, mabiyayang gabi po sa inyong lahat. Palapakan naman po natin ang ating Panginoon. Malinaw po ang mensahe ng ating Ebanghelyo sa gabi ito. At ano ang mensahe? Pagsisihan ninyo at taligtaan ninyong mga kasalanan sapagkat malapit nang maghari ang Diyos. Medyo mahaba po yung Filipino translation, kaya I prefer na gamitin po yung English translation. Ano bang sabi sa Ingles? Ano bang sabi sa Ingles? Repent, for the kingdom of heaven is at hand. Sa lumang pag-iisip po ng karamihan, ang sabi ay, ang tema na ito ay nagbibigay din lamang sa dalawang bagay. In the old thinking and perspective of many, dalawang bagay lamang daw po ang binibigyan diin ng tema na ating binibigyan diin sa gabi ito. At ano po ito? Kasalanan at pagsunod sa utos ng Diyos. Tama naman, kasi ang sabi ay pagsisihan at kaligtan ang kadiliman ng kasalanan. Pero alam natin mga kapatid na ang salita ng Diyos ay buhay na buhay, sumasabay sa agos ng panahon. Kaya tanong natin sa gabi nito, ano nga ba ang nais sabihin sa ating lahat ng mensahe ni San Juan sa ating Ebanghelyo? Sapat na nga bang mag-umpisa lamang tayo? Sapat na nga bang makuha na natin ang pagpapatawad ng Diyos sa pamamagitan ng paglilingkod ng simbahan sa kamay ng mga pari? I would like to propose two ways to answer this question. Dalawang pamamaraan para masagot ang tanong na ito. Unang mga kapatid, magandang itanong muna natin sa ating mga sarili kung ano nga ba talaga ang nais sabihin ni San Juan sa ating lahat sa gabing ito. Kung babalikan po natin ang orihinal na salita na ginamit ng manunulat na si Mateo sa ating Ebanghelyo, hindi naman mo repent yung ganyang ginamit. Dahil originally, the gospel text was written in Greek. At ano ang ginamit na salita ni San Mateo sa ating Ebanghelyo para sa tinig ni San Juan Bautista? Ang ginamit ni Mateo ay metanoia. Unfortunately, mga kapatid, kapag tinignan po natin ang saling ng metanoia sa wikang Ingles, wala po itong direct translation o angkop na saling. Pero sa pagmumuli-muli ko, napansin ko na meron palang isang salita na maaari natin gamitin para mabigyan ng mustisya ang salitang metanoia. Hindi repent, kung hindi reorientation. Pwede namang pakiulit, reorientation. Ang nais sabihin sa atin ni San Juan Bautista sa gabi nito ay dapat magkaroon po tayo ng reorientation, 360 degrees na pagpapanibago ng ating mga sarili. At ano ba yung mga bagay na dapat nating baguhin sa ating mga sarili? Palagay ko mga kapatid, ang isa sa mga bagay na dapat nating pagtuunan ng pansin ay ang pagtutuwid at pagwawasto ng ating mga hindi magagandang attitudes. Totoo mga kapatid, kailangan po natin mag-umpisay at magbalik loob sa Diyos. Pero tandaan din po natin ang katotohanan na kailangan din po natin ayusin ang ating mga sarili para sa pagdating ng ating Panginoon. Ayon po sa isang manunulat, na ang pangalan ay Professor Randy Pouch. Kapag tayo daw po ay lumalapit sa umpisa, meron daw po tayong tatlong bagay na ginagawa.
Ang una, ang sabi niya ay, tayo ay lumalapit sa Diyos sa pamamagitan ng pari para humingi ng tawad. Amen ba tayo dyan? Ikalawa, kapag tayo ay namumumisal, inaamin natin sa Diyos na tayo ay nagkasala. Amen ba tayo dyan? So we admit that we are sinless, sinful before God. Pero meron tayong isang bagay na nakakaligtaan pagkatapos ng umisal. At ano yun? Ito po yung ikatlo. Ito po yung kasanayan. Ito po yung resolution na gagawin natin yung tama at hindi na natin uulitin ang pagkakamali. Hindi po ba kapag merong isang paslit na napagalitan ng kanyang magulang, humihingi siya ng tawad sa kanyang magulang, inaamin niya na nagkamali siya sa kanyang magulang, at higit sa lahat, sinasabi ng bata na hindi ko na uulitin. Gagawin ko na kung ano ang tama. Mga kapatid, sa ikalawang linggo ng Adbento, magandang kilalanin natin sa ating mga sarili ang mga hindi magagandang katangian at hindi magagandang ugali tungkol sa atin. Baka mamaya kasi ay masyado tayong nakatuon sa paghahanda na panlabas para sa darating na Kapaskuhan o sa pagsilang ng ating Panginoong Jesus. At nakakalimutan natin tignan ang ating mga sarili. Kanina, tuwang-tuwa akong nakatingin sa mga memes sa Facebook. Kasi sabi ng isang meme sa Facebook, haba na naman daw ang pila sa mga parlor. Bakit? Kasi marami daw magpapariban. Marami daw ang magpapaayos. Maraming magpapakulay. Haba na naman ang bilahan sa bilihan ng mga damit. Dahil maraming magtatangka ng bagong get-up para sa darating na Kapaskuhan. Hindi ko po kinukontra ang mga preparations physically na karaminan sa atin. Pero mga kapatid, let us remember, hindi lamang panlabas ang ating tinitignan. Kailangan tignan din natin ang panloob natin. Dahil ito po ang titignan sa atin sa pagdating ng ating Panginoong Jesus. Bigla ko tuloy naalala yung minsan na sinabi ni Father Jess Venceslau. Ang sabi niya doon sa isang sermon niya ay ganito, kaya daw natin kailangan ayusin ang ating mga sarili dahil hindi na daw po sa sabsabad isisilang si Jesus. Saan isisilang si Jesus? Sa ating mga puso. Kaya mga kapatid, sana tignan natin na maigi ang ating mga sarili. Huwag lamang yung panlabas na kaanyuan natin. Tignan din natin ang ating kaanyuan sa nilolo. Alam niyo, isa sa mga paborito kong gawin bago ako matulog ay manood ng YouTube. At meron akong isang paboritong vlogger, isang Indiano barbero na umiikot sa bayan nila para mag-alok ng libreng gupit, libreng akit, at libreng damit sa mga pulubi. May isang episode siya na kumuha siya ng isang pulubi na mahabang-mahaba yung luho, mahaba yung balbas, dugyot, at halos talagang hindi mo na maipinta ang kanyang mukha sa dumi. Lumipas ang 27 minutes, inupitan, inahitan, pinaliguan, kinulayan ng puho at dinamitan. Nagbago yung itsura ng lalaki. Sabi tuloy ng isang subscriber na nag-comment, wow, total transformation. Gusto kong sagutin yung comment, kaso hindi pwede. Kasi yung YouTube account ko, ang picture ko, naka-clerical, pampari. Baka sumigat ako ng wala sa oras. Ang gusto ko lang naman sabihin doon sa isang subscriber na ito, hindi naman yung total transformation. Ang nakita lamang natin ay physical transformation. Mga kapatid, we have to look beautiful inside and outside. At ito po yung bagay na dapat natin trabahuhin sa ikalawang linggo ng Adbento. Ang magmukha tayong malinis,
maganda, guwapo sa ating panloob na kaanyuan. Amen? Amen. Ikalawa mga kapatid, paano ba natin pag-iaangkop ang mensahe ni San Juan Bautista sa ating araw-araw na pamumuhay bilang mga binyagan na Kristiyano? Kung ako po ang tatanungin, ang sagot ko po dito ay kailangan ay magkaroon po tayo ng spiritualidad o spirituality. Ano ba itong spirituality na ito? Alam niyo kapag sinabi natin spirituality, ang agad-agad na pumapasok sa isipan natin ay yung pagdadasal ng mga mahahabang litanya, kung ano-anong debosyon, kung ano-anong bagay na may kinalaman sa pagluhod, pagdipa, at pagdarasal. Well, that's part and parcel of spirituality. Pero ang spiritualidad, mga kapatid, ay hindi lamang naiiwan sa pagdarasal. No? Bigla ko naalala tuloy yung sinabi ni Santiago, no? Apostol Santiago, sa kanyang nag-iisang sulat. Anong sabi ni Santiago? Faith without action is dead. Ang pananampalataya walang pagkilos ay patay. Kaya mga kapatid, ang spirituality ay hindi lamang tungkol sa pagdarasal. Ito rin ay tungkol sa pagkakaroon ng mabuti at magandang asal. Dasal ka nga ng dasal, pero ang pangit-pangit naman ang iyong pakikitungo sa mga kasama mo sa bahay. Nagro-rosaryo mga araw-araw, pero halos hindi maipinta ang iyong mukha kapag nakakasalubong mo ang iyong kapitbahay na nanira sa iyo. Mga kapatid, hindi po sapat na mahusay lamang tayo magdasal. Kailangan meron din tayong magandang asal. At maganda rin din po natin ang ating disposisyon, lalong-lalo na sa ating pakikitungo sa ating mga kapwa. Kasi mga kapatid, kung sa pagdarasal, sigurado ako natutuwa ang Diyos sa ating lahat. Pero ang tanong, kamusta ang ating asal? Magandang tignan po natin kung paano natin pinakikitunguan ang mga tao sa paligid natin. Hindi lamang po ito tungkol sa mga tao kasama natin sa bahay. Tungkol din po ito sa mga tao na kasama natin sa labas ng bahay. Yung mga tao na nakakasalubong natin, yung mga tao na nakakasakay natin sa jeep, sa bus, sa LRT, yung mga katrabaho natin, yung mga kaklase natin, at marami pang iba. Sa madaling sabi, mga kapatid, ito lamang ang tanging sikreto upang maging successful tayo sa pagsasabuhay ng mensahe ni San Juan Bautista. Kailangan natin gawin ang tama, maganda, at mahalina sa ating kapwa. Hindi po ba sinabi ni Jesus minsan sa mga ebanghelyo na whatever you did to the least of my brethren, you do it also for me. Ano mang gawin mo sa mga abang kapwa mo, ay ginagawa mo rin sa akin. Yung simpleng body sa mga taong makakasalubong mo o simpleng tango sa kapitbahay mo na hindi mo kasundo, hindi naman yan nagtatapos sa kapitbahay mo. Ito ay nagpapatuloy kay Jesus. Ang simpleng good morning, good evening, o good afternoon sa iyong mga guro, kaklase, o mga personnel sa eskwelahan ay hindi naman nagtatapos sa kanila. Ito ay nakakarating kay Jesus. Ang simpleng pagsasabi ng sorry at pag-amin na nagkamali at hindi na uulitin at gagawin ng tama kay Mister, kay Mrs., kay Nanay, kay Tatay, sa kapatid, sa tiyuhin, o sa mga magulang o sa mga anak, ay hindi naman nagtatapos sa kanila. Ito ay nagpapatuloy at darating kay Jesus. Mga kapatid, lahat po ng ginagawa natin sa ating mga kapwa ay laging patungo kay Jesus. Amen? Amen. Hindi mo ba sinasabi ko palagi sa inyo noon?
Only Jesus, always Jesus. Let us be reminded na lahat ng ginagawa natin ay lagi patungo kay Jesus at magtatapos kay Jesus. Ano mang gawin natin, ano mang sabihin natin, ano mang isipin natin, it is always for Jesus. Kaya po sa pagpapatuloy po ng ating banal na misa, ipadalangin po natin itong dalawang bagay na ating binigyan diin sa ating pagdiriwa, reorientation at spirituality. Amen? Amen. Tatayo po tayong lahat at sama-sama po natin ipahahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon natin lahat. Nagtataong-taong siya lalang ng Espiritu Santo, ipinamanak ni Santa Maria Virgen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay ni Libi, nanaw sa kinaroonan ng mga yumao, na may tatlong araw na buhay ng pagkulit, umakyat sa langit, narulog sa kanan ng Diyos ang mga makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula pari dito at upong sa mga nabuhay at ang matay ng tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa pagkakaaray ng mga kasalanan, sa pagkabuhay ng muli ng mga namatay na tao, at sa buhay ng walang hanggan. Amen. Mga kapatid, ipinagpapanibago ng ating Ama ang ating mga puso upang magsisi sapagkat malapit na ang kaharianan namin. Manalangin tayo sa Kanya upang tulungan niya tayong ihanda ang ating kalooban para sa pagdating ng Kanyang Anak sa diwa ng pagbabalikdo. Sa bawat panalangin ng ating mong itutugon, Ama, turuan mo ang aming mga pusong magbalikdo sa iyo. Ama, turuan mo ang aming mga pusong magbabalikdo sa iyo. Para sa simbahan, maghanda nawa si Papa Francisco, mga obispo, mga pari, diakono, at mga laiko sa pagdating ng iyong anak sa diwa ng pagbabaytoob at pag-ibig upang lalong maging bukas kami sa pakikinig at pakikipagdialogo. Manalangin tayo. Ama, turuan mo ang aming mga puso magpaligloob sa iyo. Para sa lahat ng lingkod bayan, bigyan mo sila ng pusong bukas sa pagbabaligloob. Ilayo mo sila sa mga tukso habang kanilang pinaglilingkura ang aming bayan. Manalangin tayo. Ama, turuan mo ang aming mga pusong magpaligloob sa iyo. Para sa mga natitipon ngayon, bigyan mo kami ng kababang loob upang kami makapagsisi ng buong buo ngayong panahon ng paghahanda sa pagdating ng iyong anak. Manalangin tayo. Ama, turuan mo ang aming mga puso magpaligloob sa iyo. Para sa mga mahal namin na mayapa, matamasa nawa nila ang iyong walang hanggang awa habang kanilang hinihintay ang muling pagdating ng aming Panginoon. Manalangin tayo. Ama, turuan mo ang aming mga puso magpaligloob sa iyo. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating mga pansariling kahilingan, hinding ng mga taong labos na nangangailangan ng ating panalangin. Manalangin tayo. Ama, turuan mo ang aming mga pusong magbaligloob sa iyo. Diyos, aming Ama, pukawin mo ang aming mga puso tungo sa pagbabalik sa loob sa iyo upang maging maging karapat-dapat at tagapagdala ng iyong pag-ibig at kaligtasan sa pamamagitan ni Yesu Kristo na aming Panginoon. Amen. Manalangin tayo mga kapatid upang ang ating paghahain ay kalunda ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Tanggapin nawa ng Panginoon ito ang pag-aaring sa iyong mga kamay, sa kapulian na at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sangbayan.
ipapalitan mo ang aming mga panalangin at alay sa anumang kakalangan ng aming abang na kayanan. Naway ang pag-ibig mo ang mabigay kapupunan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggang. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo din. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ng Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay na marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon, siya ay sinugo mo upang matupad ang iyong magandang balak para sa lahat. Hindi niya pinahiyang mabuhay ng mahirap upang mapakasamahay ng aming matapat. Siya ay hindi na iba sa amin upang maitakot na kami sa iyong pili. Sa kanyang nagtarang muling pagdating, ang pakikisama niya ay puspusang maghihiling. At ang pangako niyang papanapanabit ay inaasahan namin lubos na makapangit. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo na walang upay sa kalangitan, kami nagbubuli sa iyong kadakilaan. Pinaghati-hati na iyon at iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli ka niyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang ipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ipagbunin natin ang misteryo ng pananampalataya. Kaya tinirala namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay
at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong inarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsalasal sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakalsa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang naganap sa buong lingkod. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Pablo Berillo na aming Obispo, ng Tanang Kapalaan at ng iyong piniling sambayanan na nagtitipon ngayon sa iyong harapan. Alalahanin mo rin ang mga kapatid namin na himlay na may pag-asang sila'y muling magubuhan, gayon din ang lahat ng mga pumanaw, lalo-lalo na ang mga kaluluwa na aming inaalala sa Santa Misang ito. Kawalan sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawalan mo at maging dapating kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahalagirin Maria na ina ng Diyos, kaysa ni San Jose na kabiyak ng kanyang puso, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa karangalan mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa thank you.
ibig sa iyong piling. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggang. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo din. Magsiyo kayo habang ginagawad sa inyo ang pagpapala ng Panginoon. Ang mapapangyarihan Diyos, Ama ng mundo na anak na napalitan noon at hinihintay natin bumalik ngayon, ay siya noong magpapalaan sa inyo pakundangan sa liwanag ng kanyang pagdating at siya rin noong mamumusmus sa inyo sa pagpapala ngayon at magpasawalang hanggang. Amen. Patatagin-nawa na kayo sa pananampalataya. Paligayahin sa pag-asa, pakilusin sa pag-ibig, nabuspos ng sigla, ngayon at magpasawalang hanggang. Amen. Kayong nagagalak sa pagdating na nagkatawang taong manubos, ay buspusin nawa niya na gantimpalang buhay na di matatapos. Kapag siya dumating ng may katakilaang lubos, magpasawalang hanggang. Amen. At pagpalain kayong lahat ng ating makapangyarihan at napakabuting Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Naialay na po ang banal na misa, humayo tayo taglay ng kapayapaan ng Kristo sa ating mga buhay. Salamat sa Diyos. Ladies and gentlemen, please subscribe my YouTube channel, Cap AB Timbo. Thank you and God bless. Nice, bro. Thank you.